So, kasi madalas... Or not. Dumalaki kay Edward tong Edith? Oo, parang ganun lagi ang lineup nga ng Aurora. Si Edward... Ito-double check ko sa ano member of the jury mamaya. Oo, sige, mamaya. Whatever happens into this game, we'll figure it out in just a bit. Pero ang frontliners ng TNC, just like what we mentioned a while ago, compared to what the team fight tactic of Aurora is gonna be interesting. Yeah, it's a test for Aurora kung kaya nilang ulitin yung ginawa nila ng game number one, but also for TNC. If kaya nilang ulitin yung ginawa nila ng game number two, gold lane is also a big factor here for both sides. Crucial victory ang kinakailangan ng Phoenix Army to get their first match win. But standing in their way are the Auroras. Can they prevent the reverse sweep? Casters, welcome to Mobile Legends. Welcome everybody and welcome everyone. Balik na naman tayo sa best of one. Kung sino mang manalo dito sa ating game number 3 ay makakakuha ng isang punto. Muli kami ang inyong casters. Ako si Umi. Ito naman si Burrito. Ano bang ina-expect natin dito sa early game? Wala. Para sa akin, yung expectations na yan, hindi naman natutuloy yan eh. So, hindi na lang tayo mag-expect. Oo. Kasi again, sabi nga sa panel na wala silang expectations sa mga teams na ito. Pero ito na nga eh, pinakita na ng Aurora at ng TNC yung kalakasan nila. Kumbaga, expect the unexpected na lang. Katulad na lamang ng lane dominance na nanggagaling dito sa Hylos. At agarang pagsambal kay Rene J na hindi tayo sure kung first time ba niyang gagamit ng Edith dito sa FPL. Detect pa natin yan. Detect pa ni Chantel mamaya yan. Member of the jury. Hindi ko alam kung saan niya kukunin yun. Pero again, nakita natin na para sa composition kasi ng TNC, ang dami nilang brusko, ang dami nilang pang frontline. Oo. Kumbaga parang yung harapan nila ay mahirap talagang lusutan. At buti na lang for Aurora, no? Marami silang mga hero na magaling naman lumusot. Yun. Kumbaga hindi mo kailangan, mamandohan mo lang yung bandang harap. Pero ito, wala nang pagmamando-mando. Minano-mano na. Okay, si Escalera ang pinurse dito habang Retribution. Flicker naman from Escalera sabay TP out. Kaya si Kaysen, alam mo naman na level 3 ang kailangan yan. Hatak na naman Lancy dito. At tapak na Cyclone Eye dito si Demon Kite. Pero pwede siyang bumalik. Kaya lang, atras na rin muna dito si Kaysen. Respeto yung bibigay na magkabilang. Magkabilang kupunan. Ayan. Nalinis din natin. At bututan, no, linisan na rin ang iniisip natin. Kailangan muna maglinis ng mga buff for the sides of both teams. Talagang kailangan nilang mag-set up for that first turtle. And usually, no, kapag assassin naman, nagbabuff muna yan. Pero... mukhang binigyan muna si Yui dito sa mid lane. No Dominator's Descent available for the first turtle fight. Maliban na lamang kung papatagalin nila bago magsimula ng pagong dito. Okay, hatake na rin ni Escalera to ha. Na napag-usapan natin kanina. Level 3 lang kasi ang kailangan ni Kaysen para magkaroon ng mga enhance chain, sword, and sight. And sa totoo lang sa mga RG boy, medyo may mga lito pa sila eh. Kung paano ba pinapagana yung tatlong skills na yun eh, no? Parang kumukombo ka lang ng paiba-iba, no? Kung minsan gusto mo ng additional sakit o may gusto mong konting crossover. Depende sa sitwasyon, kumbaga. Kumbaga pag maghahanap ka ng lulutuin, depende adobo, sinigang o bulalo ang trip mo, di ba? Pero depende yon kung pagpapayagan ba ng Aurora na makaset up at makakuha ng magandang galaw dito ang TNC. Wow. Now, yung knock-up ay nandun. Di na ata pagkagalawin itong si Hedge. Pero ayun, nagamit na rin yung Nether Realm. Abang 3K yung buhay ng turtle. Edward versus 4. Pero si Casey pa rin magwawag ito sa tulong. Unang turtle at game. Wow. Sabay implosion. Escalera ay buhay pa rin. Ini-take down na muna nila itong si Hedge. Habang habulan ang nagaganap. Takas muna si Casey. Escalera ay nandun din. The Sacred Hammer. Isa lang ang na-take down doon. Masyado atang nanggigil si Kuya Iska, no? Yeah. Nakuha na nila yung turtle at medyo malayo na mga kampe, pero nakatriman setup kasi. Yun nga eh. Nakita na eh, nakapag-set na sa tatlo. And for that, of course, TNC, hindi nila nakuha ang gold lead despite getting that first turtle. Talagang mukhang nakakalamang pa rin sa farm ang Aurora. And looking at the items real quick, no, makikita natin na may malaking diferensya sa build ng Bruno ngayon with the pantalon na kinuha niya na maaga. Okay, nabababaran din dito. Nagamit na yung Glorious Pathway. Pero kasi parehas makunat yan eh. No? Remember na bago na yan. Hindi na yan yung kilala natin Povius
physical damage na yan. Iba na. Ang buuhan niyan, physical item na rin, defensive items, eh, di ba? So, iba na to, no? Iba na talaga. Shout out dun sa nakatapat ko sa RG. Sino yan? Na may nag-ano ba naman, na nagbuo ng magic resist. Ay, nung, nako. Nung nakapobius ako, sabi ko, hindi nanonood ng MPL hindi, to. Yeah, manood kayo kasi ng MPL. Ito, shout. Ngayon yung mga nanonood ng MPL, marirealize nila na ang focus niya. Ay, wait lang ha! Kung mamaya pag-usapan niya kasi mahahatak din at si Rene niya yung unang mamamatay. Ililatag na rin dito yung Glorious Patrick. Inamaan ng kaltok! Si Demon Kite ay hindi na rin nakatakas. Tatlo ang tutumba. Wow. Again with a potent early game TNC protein. Na pro team. Sorry, hindi pro team. Sorry, medyo nag-aanap na eh. Panoorin muna natin ang replay ng naganap na laban doon. Muhalahatin ng Infinix. Makikita natin yung damage na gagaling dito sa Aurora. Akala natin yun na yun eh. Mm-hmm. Pero yung Netherland talaga, yung parang Black Bay Neverkings yung dating eh. Oo, ang gandang pang reset nun eh. Pero pwede rin naman yung TNC protein kasi nga mga nag-workout din yung mga yan. Oh, wait lang ha, si Ed versus Edward. Knock-up na naman na yun nandun. Yung pursuit ay nagamit din pero libreng turtle para sa Aurora. Aurora getting an objective pero mukhang magiging trade dito for TNC would be map control. Doming maingat sa kanyang paglane. Reason mapapalayo na rin. Overall, mukhang hawak na ng TNC Pro Team ang early game. Patulad na lamang ng napanood natin sa una at pangalawang laro. Kailangan na lamang nilang hindi mag-throw during a Lord fight kasi mukhang doon sila nadadali. Oo nga eh. Yung mga decision making, lalo na sa mga late games, no? Again, dito papasok yung chemistry na binubuo ng mga kupuna, no? Ang Team Aurora, maalala natin, no? Bagong buo din lang to. Pero kasi yung ilan sa kanila, ay magkakasama na rin talaga ng matagal na panahon. At majority ng mga players nila ay may mga international na achievements na rin. As compared dito sa TNC, na yung ilan sa kanila ay meron na rin international experience. Pero kasi kung in terms of chemistry, may mga something pa sila na hinahanap. Kaya nga, ang ganda rin ng addition ni Coach Wolf. Kasi nakita ko, may mga ano pa sila eh. May mga jamming-jamming pa sila ng mga gitara-gitara, di ba? May mga sessions pa sila ng mga gym, di ba? So, laking tulong noon. Alam mo, ibang-iba kasi ang buhay ng mga professional players natin, no? Salo na sa esports, sa larangan kasi ng traditional sports, pagkatapos ng training nyo, pwede na kayo magkanya-kanyang buhay. Eh. Pero dito kasi sa esports, parang parte na talaga. Hindi kanya-kanyang buhay, isang bahay na. Naku, iisahan din nata nila si Kose, pero mga taas pa hindi, napa-flicker. At the takedown siya doon ni Demon Kaita. Ayun na. Napakagandang fracture play mula sa Aurora. Getting the turret as well pero mukhang maagara makakadepensa with a conceal. Nice conceal mula sa TNC with a no na emote pa. Alam mo yung ano eh, sure na meant na sana ang Toro yun pero dahil sa bonus movement speed na nakuha nila ay nakadepensa pa sila. Oy, pero speaking of bonus, 4v3 ang magiging laban na ito. Ready, Jay? Alam niya na may mga tao sa gilid eh. Inaantay lang niya na magsimula dito ang TNC. Pero makakatunog na rin ang Aurora kasi masyado nang malaki ang oras na kinakain nung pagsilip-silip nila dito sa may top lane. Nice positioning mula kay Edward doon sa may elbow shot. Mukhang makakahuli pa nga ng isa. Kaysen already throwing out the empowered chain. Kaya naman mukhang ang curtain na to ay mapupunta sa kamay ng Aurora. Another objective secured para sa mga boys. Okay, so ngayon nakikita natin yung pagsasama-sama din ng Team Aurora. Ramdam mo eh na nire-respeto na nila yung kakayahan ng TNC dito. Kasi kapag 5v5 teamfight, masasabi ko na pwedeng may kalamang dito ang TNC. Dahil nga sa extended teamfight capability ng lineup nila, di ba? Meron kang Netherrealm, yung Glorious Pathway. Actually, may ticks ng heals din yan, di ba? Kapag nandun ka sa may C5 extension, di ba? Tuloy-tuloy. So, hindi man nakikita yung umaangat dahil lang nasasawayan ng damage. Yeah, diba? Hindi naman yan yung mala-estes na kapag nag-pop ka lang ulti, biglang aangat, di ba? Pero at this point, still a very crucial defensive ability na sa sobrang creative ng mga players natin ay nagagamit na rin siya offensively. No? That's really why napakalakas ngayon ng high loss dahil versatile siya ng XP laner. No. Tsaka hindi rin biro yung damage niya. Yung ring of punishment niya, hindi mo rin pwedeng babaran. And lalo na yung adjustment. Feeling ko, isa rin sa mga reason yung adjustment mula doon sa elegant gem. Oo. Na meron ka kapag bumaba doon sa first. Mamaya din pag-isama niya kasi make down na nila si Heads. May lalo pag-ignore yung spot. Pero sa ba? Hindi. Dahil mas malakas ang tatlo sa isa.
And apat pa nga yung nagbo-burst sa kanya doon. Kahit naka-revitalize ka pa o glorious pathway, hindi magiging sapat ang defensive abilities na yon para mabuhay sa burst ng apat. But that is a crucial pick-off mula sa Aurora, growing their gold lead to 1.3K. At mukhang makakatore pa nga siya ng isa doon. Yeah, hindi na rin susubok dito si Kaizen na depensahan yung bottom tier turret. Yung tier 1 turret doon sa may bandang ibaba. Pero ilang segundo na rin bago mabuhay yung unang malaking objective ng laban na ito, which is the Lord. Eh, kailangan na nila mag-control ng mga waves. Oh, ito na yung pinaka-importanting teamfight, mas lalo na para sa TNC. Dahil pagka na-turn nila ang tide sa laban na to, we getting that first Lord, ay may malaking chance na makuha ulit nila ang control. But for Aurora, getting this Lord means pwede pa nilang makontrol yung mapa na hindi pa nila masyadong nabubutas dahil nandyan pa rin ang mid lane turret ng TNC. Yeah, ang ganda na ginawa ni Renny J doon, ano, kung sa mga hindi nakapansin, ini-slow push niya yung babang wave, no? Binawasan lang niya ng konti kasi alam nila na sabay-sabay din naman babanat yun at makakalamang sila, pero mas makakalamang ata dito si Head kasi tumama na yung kanyang at si Yue nakasali pa with the dominated set. Si Head naman ngayon mapupuruhan at mamamatay courtesy of Aurora. Kaya lang naiipit sila doon sa may maliit na eskinita. Pasok din, mamamatay si Demon Guy Kaizen. Well secured at one at mamamatay pa rin si Doming. I mean na makakakuha si Doming doon at si Lancey ay makakabawi din. At ang bawi ni Doming ay naroon the next standard, ladies and gentlemen. At tatlo ang matitakedown na para sa TNC. Mamaw po muesto. Yan si Doming. Kung magpapalit ka ng mga IGN, kabahan na yung mga halimaw magselo. Si Tomamaw po muesto. Heroin mo, men. Nangwakan man siya. Hindi naging sapat yung damage. Kumbaga yung spacing niya in that entire formation. I mean, in that entire team fight ay talagang swak na swak sa formation ng Aurora. Talagang may umaalaling sa kanya. Nakakabanat siya. At kung may oras na para umuti, ay tsaka at aga. Ang laki ng tulong nun. No? Actually, ang isa sa mga magandang i-comment ko doon si Yue. Kasi maraming na-burn na skills ang TNC dahil doon sa pag-takedown sa kanya. Unfortunately, nakagamit ng Dominator's Descent. And doon na nagsimula yung teamfight. Doon pa sa may gilid, sa may sikip na part na yan, sa may left mid bush. Nangyari yun. Ah, Rene J, kumalit ng isa, pero grabe yung ginawa ni Edward. Ako, napilitan kagad ng Netherrealm habang yung implosion ay nandun. Rene J mamamatay at si Edward ay talon lang na talon. Lancey, mamamaalam din. Kasabay pa ka nito, nakadalawa na si Cousin Tito at si Hedson ay talagang mauuluhan doon sa laban na yon. Tatlong mamamatay para sa Aurora. Masakit na yung bola. Masakit na. Masakit na yung bola, guys. Talaga nakita natin na kahit nakapasok doon si Doming, ay wow, yung damage na nanggagaling kay Kaizen ay kailangan na tayo. Hindi kay Kaizen. Ay kailangan ng respetuhin. Actually, mapapanood natin to. Napakaganda ng response na Netherrealm doon sa magandang play na binato ni Edward. At pansinin nyo, no, yung damage dyan ng Bruno. Yung pag-reposition niya, tapos yung pagpagpalit ng target, naging crucial yun sa team fight. Okay, 10K yung buhay ng Lord. Sino makakakuha nito? Si Yue! Si Yue ang makakakuha habang nandun yung potion. And yung reinforcement mula sa TNC, magiging matagumpay ang kanilang pagkuha dito sa kay Demon Kite. Ah! Pero hindi pa tatapos ang laban kasi hahabol din si Mystic Consistent, ladies and gentlemen. Bang! Si Edward, pinapalibag sila isa-isa. Doon yung flicker din. And the Earth Shutter, dalawang tutang pa, make it 3. Makakakuha pa ba sila ng isa dito? At ang liwanag mula sa Aurora ay unti-unti na kumakatok. Kaizen at Kozen, ang K&K connection ng TNC ang de-depensa. At may Lord pa nga doon sa may bandang ibaba. 5 segundo para kay Lancey at 10 seconds naman para kay Heads at pati na rin kay Escalera. Aabot pa naman ata for a full-on 5v5. Pero delikado ito para sa TNC. Mahirap ito. Kailangan nilang umiwas. Doming, any moment na pwede siya pumasok. Ando din yung pokes. Pero mabilis nilang tutunawan yung Lord na ito at matutumba successfully yung inner turret. O yung inhibitor turret dito sa may bandang ibaba. Sulit na. Nakakuha ng isa. Wala namang nawala. And I think that is overall a victory for Aurora. And siguro ayaw din lang nilang patulan na wala pang access sa flicker si Rene J. Alam nila kung gaano ka-importante ang flicker sa isang Edith. Dahil alam naman na natin na yung dash ng Edith ay
hindi rin ganun kalupit in terms of yung mobility. Mainly because ito yung isa sa mga konting dash na hindi lumulusot sa wall. Oo, no, maikli lang yung dash. No? Pero kapag ka tumama naman sa'yo nun, iya-ano ka niyan, ano ba tawag yun? German suplex. German suplex with the RKO lahat na. Iya-ano ka, i-edit veneration ka. I-edit veneration. Nababalibaging ka na talaga. But for Rene J right now, maganda naman ang kanyang pwesto. Pero mukhang delikado pa rin kung sakaling makita siya ng mga miyembro ng TNC na mukhang safely namang nag-explore around the map. Talagang naglilimitahan lamang ng nakikita para sa isa't isa. Oh, ayaw magpakita na magkabilang kupunan nito. Kasi nga naman, marurunong magbilang sa mapa yan. No? Yung sobrang importante niyan, lalo na sa mga, yun, yung mga nanonood ngayon ng mga RPG boys, di ba? Kailangan yung matuto magbilang sa mapa, no? Pero again, mahaba pa naman, 40 seconds pa naman ito, mahabang window pa to para makapag-flow ng minions, makapag-check ng mga bushes, at si Yuwi lang ang nagpapakita kung sige lang ang dinanayapan na rin Glorious Pathway, habang ito ata yung pagbawi at makakakuha ba? Ito rin nagamit na, ako po, marami na ubo sa ultimate mula dito sa TNC, at ito na ang bawi ng Aurora, yung bawi na nagamit din, mapagsak dito sa Escalera, at uy, susunod na nila dito si Kay Zen. Ayun na nga. Isama na natin si Heads. Atras ang magiging call dito na CNC. Medyo mataas ang dead timer. Pwede ata nilang tapusin to. Grabe, Edward sa harap. Rene J sa likod. Napakahirap pwesto. Pero Kozen, okay. Nakabili ng emo naman yung isa. Pero mukhang makakapag-push na sa gitna ang Aurora. Naku, pwede ata nilang tapusin ito. Ah. Pwede ata nilang tapusin si Domi. Ngayon nagbe-base lock na. Meron na mga minions at ang liwanag mula sa Aurora ay magniningning muli. One point secured para dito sa Aurora. And after a 3-game series ay nakakita tayo ng mga explosive plays mula